na itong kwento ng My Future You, ano nag-inspire para mabuo itong kwento nila? Random thoughts lang siya before na what if may dalawang taong nag-chat-cha, bored sila, then later mo naging magkaibigan, then they realize they live on different timelines then. Ganun lang siya kasimple nabuo, then nabuo na yung character ni Karen, tsaka ni Rex. Okay, so pakwento natin ang inyong mga characters, Karen and is it Rex or Rez? Lex. Lex. Go ahead, Karen. Ako po dito si Karen. Siya po ay isang anak at strong independent woman na maraming gusto rin gawin para sa pamilya niya lalo. Ayoko po masyado magbigay ng description about my character kasi gusto ko rin na makirgis yung mga audience kung anong klaseng tao or babae ba si Karen. So, let's... Nasaan year ka muna, Karen? Nasa taong 2024 po. Okay, present time si Karen. Lex? Ako naman po si Lex. Si Lex po dito ay isang binata na mapagmahal, kontento, at isa po siya ng adopted son. Yes, and yun po, at nagbimit kami ni Karen sa isang napaka hindi mapaliwanag na pangyayari. And what year ka? Asa what year ka? 2009. So 15 years ago. Alright. Okay, Bossa, ano na role dito? Siyempre ang si Yaya Burns from 2009, but today yung aking picture from 2024. Wow, grabe naman. Pero ito yung kasama ni Lex sa 2009. Yes, sa timeline ako ni Lex. Okay, alright. So simulan na natin ang Q&A. Let's call in our friends na magtatanong. I think we'll begin with... ito, mayroon tayong list dito ng mga magtatanong. Let's call in MJ De Leon. Our first batch of questions are coming from MJ, Alan Santuan, Rose Garcia, Jude Carcalaban, and Jerry Olea. Let's start with MJ. MJ. Hello, good afternoon. Thanks, MJ. Direct na kwento mo nga kanina, it's just a random thought, no? Yung plot ng movie. Pero when the teaser was released, parang may reaction yung mga netizens comparing the resemblance of the plot to the Japanese animated movie na Your Name. What's your reaction? Hindi na ako nagulat or nagkaka kasi initial reaction naman yan ng audience when they see a movie or a film with the same theme. Normal naman yun, ang tawag doon kasi is film tropes. So, parang lang yung kabit kwento, time travel kwento, alien kwento. So, we writers use that device to make some story. Parang wali, may naisip akong kwento, pero tungkol siya sa magkaibang timeline. Will I stop myself writing it dahil may gumawa na? So I think it's not a big deal for me. Alright, thank you MJ. Let's call in si Alan Santuan. Alan! Hello, hi Francet. Hi, Masang Internet. Sa tanong ko lang, saan kayo, dahil first movie nito, di ba? Saan kayo pinaka-excited? Diba? Pumansa, sasakay kayo ng float at kakawin si mga fans niya, di ba? And ano pa yung mga ibang mga ina-expect namin na nagagawin ninyo, promotions, diba? Sa lahat po ng ginagawa namin, excited ka na. Kahapon po, kakapunta lang po namin sa bayan ko sa Basma. So, sobrang laking pasalamat ko sa mga kababayan ko dahil iba yung pagsalubong nila sa amin. Talagang sinubong kami ng pagmamahal. Sa mga susunod pa, nilalook forward po namin yung float parade. Hanggang ngayon po, excited kami kung ang itsura ng float namin. And first time din po namin gagawin. Tapos pagkatas nun, siguro Pasko sa mga sinihan. Yun kami yun, doon kami excited. Gusto namin mag-sorpresa ng mga nanonood sa sinihan. Yun po. So, expect namin yung ipag sa mga sariyan? Gusto po namin, opo. Si Francine namin. Actually, pareho lang din po, pero sobrang excited din po kasi talaga ako sa parade, isang doon parade namin. Tsaka syempre po, yung mapanood to ng mga tao.
kasi po lahat kami dito pinaghirapan po namin to. So parang lahat ng hard work at pagmamahal sa ginagawa namin pinagsama-sama. Tapos ito po yung regalo namin sa pamilyang Pilipino. So yun po, dun po ako mas na-excited. Thank you. Congratulations. Salamat po. Thank you, Alan. Rose Garcia is next. Hello, good afternoon. Kay Sa Tansel, coming from the title of the movie, My Future of You, kayong dalawa ba, are you the type na who will really plan for your future, or Rebecca Warrior, yung mga ganon ka, magiging future, no? And at the same time, para nga, napipicture of you ba? Para kung pagdating ng future, wala na pala yung isang isa. Hindi na pala kayo magkasama na future na yun. Anong mararamdaman yun? Masyado po ako nag-worry sa future. Hindi ko naman po naisip yung kanino. Ako po, as an overthinker na tao, opo, iniisip ko po yun sa maraming bagay. Pero ngayon po, tinuturuan ko yung sarili ko na i-embrace yung moment, yung present. Kasi magiging memory ko rin ito eh, pagtanda ko, pagdating sa future. Gusto kong maganda yung mga mabibitbit ko. And ayokong maging if then yung hindi kami parte ng future ng isa't isa. Kasi malaki naman po ang papel namin ngayon sa buhay ng isa't isa. Kaya sana lang po mapangalagaan din po namin yung friendship na meron kami. Kasi matagal din po eh para umabot kami sa level ng friendship namin ngayon. Kaya it's more of taking care of each other para sa ikagaganda ng future ng isa't isa. Ako po, gusto ko rin na yung future ko, syempre, doon ako sa masaya. Gusto ko masaya po. Lahat naman tayo, sana yung future natin. As okay tayo, masaya tayo. At ngayon po, hindi ko sumagi sa isip ko na what if sa mga susunod hindi na kami makasama. Never po yung sumali sa isip ko. Ang talagang plano ko eh mas galingan pa. Mas galingan pa namin para mapatunayan namin saka kahit naman magkasama kami, hindi naman namin kinakalimutan na in terms of work. Sa showbiz, siya si Francine Diaz. At ako naman po si Seth Fedeli. At may Francine. Malinaw po sa amin yun na ang kay Francine, kay Francine. Ang para kay Seth, para kay Seth. Ang para sa Francine, para sa Francine. Yun po, hindi kami yung Francine dapat palagi. Kasi doon kami nagsimula eh. Doon kami, yun ang kabilin-bilin sa amin, yung mga magulungan namin, yung taklog naman sa amin na suportahan natin yung isa't isa. Tulungan tayo para sa future, mas magali. Mas kaya natin harapin kung ano man yung mga mangyayari. Pero ngayon, talagang nasa isip ko at nasa puso ko na gusto ko siyang kasama. Happy ako pagkasama ko siya. At peace ako pagkasama ko siya. So, yun. Thank you, sir. Before I give the mic to